nagpapatuloy ng tumitinding bakbakan ng militar kontra Mauke Group. 15 ang kumpirmadong binihag ng teroristang grupo. Tumataas din po ang bilang ng mga nasawi sa gitna ng bakbakan. At may mga residenteng hindi pa rin makalikas dahil sa mga nakakalat na sniper ng teroristang grupo. Patuloy pong nakatutok sa Marawi pati na ibang bahagi ng Mindanao ang buong puwersa ng GMA News. Yan ay habang umiiral pa rin ang batas militar. Unahin natin ang lungsod ng Marawi. Nandun ngayong gabi live si June Veneracion. June. Mike, sa ikaapat na araw ng operasyon dito sa Marawi City ay kinumpirma ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na 15 sibilyan ang hawak na bihag ng Mauke Group. Nagpapatuloy naman ang military operation pero maingat ang mga sundalo dahil nagkalat ang mga sniper ng Mauke Group. Ang pinuputukan ng armored vehicle ay ang pwesto ng mga nagtatagong sniper ng Mauke Group sa Marawi City. Panakanaka naman ang ganti ng mga terorista. Mula sa impapawid, mga helicopter naman ng Air Force ang bumibira. Habang nagkakaputukan, nagmamadali. At takot na takot na naglabasan ng ilang residente na tatlong araw nang naiipit sa labanan. May mga bata, matanda, at maging isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Ano yan? Ano yung hawak mo na yan? To, para yung magkabilang panig, eh makita nila to. Anong ginagawa niyan? Hindi, baka sakaling alam nilang ano kami, mga civilian, no? Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, nung ano, kapon, sa umaga, strike, sa hapon naman, sa ground, tapos sa gabi, di ko alam kung anong ano yun. Sana po ay peace na ang lahat, dahil mapirap ang ano, maging ganito. Sa tala ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakikitira sa mga kamag-anak. 15 naman ang sinasabing hawak na bihag ng Mauke Group, sabi ni ARMM Governor Mujib Ataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya. Titiyakin namin masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. Apila ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon. Kapag may lumalapit sa pwesto ng militar, todo alerto ang mga sundalo. Dandaan ka lang dito, dandaan ka lang. Pakibukas lang mo sa likod, pakibukas. Bukas, buksan mo yung likod mo. Ang tulit nyo kasi, pinapanilkas na kayo, ayun yung lumikas. Ang litratong ito ay kuha ngayong araw. Sila pa rin ang siyam na sibilyan na pinatay ng mga terorista noong Martes. Ni hindi nagbago ang kanilang pwesto mula nang maibalita namin ang sinapit nila. Nangangamoy ng araw ang mga bangkay. Hindi pa rin nare-recover dahil sa patuloy na labanan. Ang na-recover ng militar ay ilang gamit ng Mauke na kanilang naiwan sa mga lugar na inokupahan. Nakuha rin ang mga damit na may mansya ng dugo. Palipat-lipat ng pwesto ang mga terorista. Kaya pinagsabihan na kami ng mga sundalo na lumayo sa lugar na merong operasyon. Huwag lang kayong mag-conserve, magpa-display-display. Yes, sir. Kasi yung sniper ng kalaban, nakapurma yung sniper ng kalaban. Yes, sir. Mike, may mga unverified report na natanggap ang militar na 5 hanggang 6 na banyaga raw ang kasama sa mga napatay dito sa miyembro ng Mauke Group. Sa kabuuan ay 31 yung mga sinasabing terorista na nasawi sa operasyon na ito. 13 naman sa panig ng AFP at PNP. Mike. Ingat pa rin. Maraming salamat, June Veneracion.